Guys, welcome again to my channel. For today's video, magluluto po ako ng tuna pasta. Hindi po ako maglalagay ng any tomato sauce. Ang pinaka-sauce ko po is puro kamatis. Nasa inyo po yung kung anong pasta gagamitin nyo. Ito lang po kasi ang available sa akin. So, ito po yung ingredients niya. Ang ating kamatis, ang ating pasta. Onion, bawang in 4 cube. Oil, water, salt and pepper to taste. Dalawa po yung salt ko kasi ito pong isa pag mamaya pag nagpalambot tayo ng ating pasta. Any kind of tuna. Tuna flexible oil lang aking gamit. Kahit ano pong tuna or pork, kayo pong bahala. Ito po ang aking choice. Proceed na po tayo. So first step, papakulo muna tayo ng tubig para sa pasta. Lagyan natin asin at mantika. Siwain ko muna ang ating bawang. Then, sunod na po natin ang ating sibuyas. Okay na siya na. Next ko pong hiwain ang ating kamatis. Po guys ang aking niwang kamatis. Proceed na po ako sa next step. Habang po kanina ako nag-iwa ako ng sibuyas, kamatis, bawang, pinakulo ko na po yung aking tubig. Kung kumukulo na, lalagay ko na po yung aking pasta. Palambutin ko lang po yung ating pasta ng 8 to 10 minutes or hanggang lumambot na siya. So habang nagpapalambot pa ako ng ating pasta, magigisa na po ako lang po yung aking kawali. Pag mainit na po yung aking kawali, lalagay ko na aking mantika. So, pag may nilis ako ni aking bawang, so, pag mapula na po yung aking bawang, sunod ko ni aking sibuyas. Then, susunod ko na po yung aking kamatis pag okay ni sibuyas. Hindi na po ako guys maglalagay ng tubig dito. Ito na po yung parang pinaka sauce natin. So, pipisatin ko lang siya. Nasa sa inyo yun. Basta papakatisin natin yung ating kamatis. Pipisapisain nyo lang siya guys para kumatas. Ito na yung magsisilbing ating sauce. Hindi na po ako maglalagay ng tomato sauce or any kind of sauce. So, habang po inaantay natin kumatas yung ibang kamatis, check po muna natin yung ating pasta kung okay na siya. Baka ma-overcook na. After 8 to 10 minutes, check na po natin ito guys. Luto na po yung ating pasta. Sakto na siya. Pangit kasi yung overcook ng ating pasta. So, patayin na po natin. Then, transfer ko lang po siya. So, sasalain ko lang guys yung tubig ng ating pasta. So, ito na po siya guys, na sala ko na. Then, after this, hugasan lang po natin. Mag-ready lang po kay isang bowl. Then, lalagay natin siya dito. Pag nalipat na po natin siya sa isang bowl, lalagyan ko lang po siya ng tubig. Babad lang po natin siya sa tubig for about 5 minutes. So, habang inaantay ko po yung 5 minutes, balikan ko na po yung aking pinapakatas na kamatis. Baka malunog na siya. So, ito na siya guys. Kumakatas-katas na siya. Then, pisain lang natin hanggang kumatas pa.
So, ito na siya guys. Kumatas na po siya. Then, lalagay ko na po yung ating asin, saka paminta. Ang ating 4 cubes. Ilalagay ko na po yung ating tuna. Optional lang po guys yung pagsama ng oil. Para sa akin kasi nag-a-add to ng flavor. So, sasama ko na siya. Mix lang po natin sa lahat. Papakulin ko lang the best for another 2 minutes. Then after 2 minutes, babalikan ko po kayo. So after 2 minutes guys, ito na po siya. Yan. See, kahit wala nakailagay na tubig. Kakatas ng inyong kamatis. Ito na yung pinakasos niya. So titikman naman po natin guys yung at-aray. At-aray. So titikman naman po natin guys yung ating sauce. Saktong-sakto yung alat niya guys, sarap. Saktong-sakto po yung alat niya. Nasa inyo po yung kung mag-add kayo ng asin pa. Pero for me, okay na inilagay ko. Sarap ng pagka-asim ng kamati. Natural na natural siya. So, nalagay ko na po siya sa ating pasta. Guys. Ito na po yung pinalamig kong pasta guys. Eh, sasalain lang po natin ulit. Then, ito na siya guys. Pag nasala, lalagyan ko na po siya ng sauce. So, okay na po guys ang aking tuna pasta. Lalagyan ko na ng cheese sa ibabaw. Maraming cheese. So, okay na po guys ang aking tuna pasta. Yan. So, hindi ko po nila lahat isinama sa sauce kasi sayang naman. Every time nakakain sila, doon ko lang po ihalo yung sauce. Na po, okay na po ang aking tuna pasta. Na puro kamatis yung sauce. Natural na natural siya, guys. Thank you po, guys, sa lahat ng nanood. At thank you po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing video. Yun lang po, guys. Salamat! Bye-bye!